designed ang mga senador as a stepping stone to be a vice president, to be the president, kasi ang mindsetting nila is national in scope. So utak nila, yung mindset nila, national in scope. Unlike pag congressman, pag usapin mo isang congressman, district ang interest nila is yung kanilang district. Yes. Bahala ba sila yung pangalan nila sa buong Pilipinas, okay lang, basta mabango sila sa distrito nila, o wala silang pakialam. Pero ilan po ba sa ating mga senador ang at paano sila pipiliin? Ang mga senador under the Philippine Constitution, there are 24. Mm. 24 senators, and they're elected at large. Mm. Kasi elected at large, buong Pilipinas. May mga proposal na mga senador daw dapat daw per region. Per region, yes. May mga parang proposal. Congressman din. Ang congressman per district. Per district. Ang mga senador daw per region. So dadami na sila. So yun ang proposal. So may, sa region 1, isang senador. Region 2, isang senador. That's a proposal. But ngayon, under the Philippine Constitution, they are elected at large. Kasi they are elected at large, buong Pilipinas sila elected. Yes. So yun. So bakit buong Pilipinas? Sabi, anong prinsipyo ng batas? Bakit ang mga congressman by district, but ang mga senador, bakit at large? Mm. Kasi nga, designed ang mga senador as a stepping stone to be a vice president, to be the president, kasi ang mindsetting nila is national in scope. Mm. So utak nila, yung mindset nila, national in scope. Unlike pag congressman, pag usapin mo isang congressman, district Ang interest nila is yung kanilang district. Yes. Bahala ba sila yung pangalan nila sa buong Pilipinas. Okay lang. Basta mabango sila sa distrito nila, o wala silang pakialam. Yun ang utak ng mga congressman. Pero may mga congressman attorney like sa party list. Di ba national scope din? Yun ang iba naman yun. Uh-oh. Ang mga congressman, national scope, ang mga party list. But unfortunately, ang mga party list, hindi sila elected by the people. Ang in-elect, yung party list. So ang mga senador kasi, they are elected mismo, sila mismo. Juan de la Cruz for senator. Pedro Calonzon for senator. Mga ganun. So ibig sabihin, tao mismo ang binoto. Bakit at large? Because ang purpose ng ating saligang batas is kailangan tayo na mag-train ng mga tao na ang utak nila national in scope. And they can be a good president. They can be a good vice president. Ibig sabihin, stepping stone yan. But ngayon, hindi na yan applicable. Maybe. Bakit? Kasi mismo si Duterte, hindi naman niya naging senador. Mayor, local mayor of Mindanao, naging presidente. Maraming nabigla eh. Mismo si Sara Duterte, vice mayor, naging mayor ng Davao, then vice president. So, yun ang mga exception to the rule. But if you check the history of the Philippines, mostly yung mga senador, naging vice president, naging presidente. Kasi nga, ang mga senador, they are designed to be the stepping stone. Stepping stone yan, to be the next president, to be the next vice president. National scope ang meron sila. At Kuya Mark, na-mention mo kanina, isa sa mga importanteng posisyon sa ating gobyerno ay ang mga senador. Yes, they can amend laws, pass laws. So, in terms of having one of the biggest position in the Constitution, ano po ba ang mga qualifications or ang ideal qualifications sa isang senador? Iba yung ideal qualification, iba yung qualification under the Constitution. Mm. Iba yun, ha? Kasi ideal requirement, of course, kailangan may pagmamahal sa bayan, mga ganun. So, let's talk muna sa what are the constitutional qualification. Constitutional qualification to be the senator of the Republic of the Philippines. Number one, you must be a natural-born Filipino citizen. Yes. It means ko hindi ka natural-born, parang may pagka-Amerikano ka, or minsan, kahit may dugo kang Amerikano, wala na problema yan. But ang tanong dyan, pinanganak ka doon, tapos may passport mo, blue ang kulay ng passport mo, hindi maroon, mga ganun. So, paano ka maging natural-born Filipino? Kasi requirement kasi ng batas, to be a senator, you must be a natural-born Filipino citizen. Mm. Second, you must be at least 35 years of age. At least 35 on the day of the election. On the day of the assumption of office, at least 35 years old ka. Yes. Or on the day of the election. Third, you must be able to read and write. Ang requirement lang pala, marunong ka magbasa, marunong ka magsulat. Ayun. Yes. Ah? Kahit sino pwede. Kahit sino. Basta marunong magbasa. In fact, to be a janitor of a mall, college degree. Oh, meron nga nakagraduate, nakapasa ng board exam eh, di ba? Sa isang mall dito, nagtanong ako, anong qualification to be a janitor? College level.
Ay, grabe. Pero to be a congressman, able to read and write lang. O to be a senator, able to read and write. Oh. Huh? Yes. So, mag-apply ka as sales lady sa isang mall, college level. Oh. Huh? So, mas mahirap pala maging sales lady kasi maging senador. Kasi ang senador, able to read and write. Oh. Yes. Ha? Fourth, of course, kailangan ka butante. Registered voter. Yes. Hindi ka maging senador kung hindi ka butante. Mm. And you must be a resident of the Republic of the Philippines for at least 2 years. Mm. So, 2 years ka residente sa Pilipinas. So, it means kung hindi ka residente dito, na doon ka sa ibang bansa, nasa Amerika ka, nasa Japan ka, nasa sa ibang bansa ka, hindi ka pwede maging senador. Kasi one of the requirements to be a senator is you must be a resident of the Philippines. Ano yung word na resident, Lala? Ang word na resident under the political law is not resident under the civil law. Iba yun. Civil law concept, yung actual nakatira ka dyan, residente ka. Example, nakatira ka sa Makati, residente ka na Makati kasi may bahay ka doon. Di ba? But under political law, hindi actual residency ang kailangan. Domiciliary ang kailangan. Like the case of Marcos versus Comelec. This is the case of Madam Imelda Marcos versus Comelec. Ang sabi ng ating Supreme Court, hindi kailangan ni si Miss Imelda Marcos nandun sa Leyte. As long as may intention siyang pumunta sa Leyte. May intention siyang bumalik kung saan siya pinanganak. Yes. Intention to return ang kailangan, hindi actual residency. So it means, kahit na for me, I am from in Mindanao, I have one province in Mindanao, in Agusan, but nandito ako sa Manila. I have the intention to return. So hindi pwede sabihin ng mga kababayan ko, walang kulang sa requirement niya si Mark Tolentino kasi hindi nakatira dito yan. Ang under political law, hindi yan under civil law. Pag political law ang pinag-usapan, may intention to return. That is considered already as residency. So that's a requirement of to be a senator, citizen natural born, at least 35 years of age. Number 3, able to read and write, butante, and residente sa Pilipinas for at least 2 years. Yun. Pero gaano naman po katagal magsisilbi ang isang senador o ano ang term limit ng isang senador? Ang term limit ng isang senador is 6 years. 6 years ang term limit, but no senator shall run for at least 2 consecutive terms. Hindi pwede maging senador 6 years, panalo. 6 years again, panalo. Then pang third, hindi siya pwede tumakbo. Kasi sabi ng batas, 12 years lang ang maximum. Straight 12 years. Pero pwede tumakbo 12 years, pahinga na muna ng 3 years, takbo naman, walang problema kasi na-stop ang consecutive kasi may word na consecutive. Because word consecutive, kailangan 12 years straight. Yes. So pag nakapahinga siya ng 3 years, pwede pa siya tumakbo after 3 years. But if you notice, Jane, there are 24 senators, but hindi lahat tatakbo. 12 per election, 12. Ibig sabihin, may 12 na alis, may 12 na bago papasok. Yes. So hindi siya lahat bagong halal 24. 12 every 3 years, may bagong senator every 12 years. Every 3 years, may 12 senators na bago. Uh-oh. Ayun. So, na-cover na natin ang mga senador.